What's up mga bro? Mayroon tayong i-rebuild dito na ito yung solar natin. Yan. So, China ito na solar pero ang daling malubat. Magamit lang natin ito sa mga 3 hours. So, hanapan natin ito ng paraan para matagal naman siyang malubat at yung extended yung paggamit natin ito. Kasi itong solar na to inilagay ko kasi para nung first naman hindi siya nag-on dahil sa wala siyang parang hindi siya nag-full charge at siguro sa kanyang battery naman. So yung bigyan natin yung ang iba dyan, bigyan natin ng kalaman kahit kunti lang, i-share naman natin yung ating kalaman. Hindi naman tayo nagdadamot. So i-share natin kung paano natin ito yung parang paggamit natin nito, yung matagal siya kasi hindi ito 3 hours lang. So paano ba siya natin i-convert na katulad ng iba diyang solar na matagal magamit, yung hanggang umaga. So ito 3 hours lang yung ang ating paggamit ito. Kasi yung iba dyan na solar, maganda yung kanilang quality sa battery. At ito naman, yung nilagari ko ito. Ito lang ang kanyang nasa loob nito. Yan o. So itong battery na to, na 3.7, made in China pa. Tapos ito naman ang kanyang solar. So dito sa sa solar na to, ito yung kanyang controller. Ito yung sa kanyang remote control. Ito yan. Yan. Ito yung circuit niya dito. Yan. Pang remote yan. Tapos yung pang charging niya, ito lang. Diode at saka yung IC na nag 4 o 5 kanyang paa. Ito. Ang isa dyan para sa pag charge dito. Ang isa naman yung kanyang pag nagmo-monitor siya na kapag puno na yan ay overload o overcharge na, so magka-cut off yung charging dito sa battery nito. So nilagay ko ito nung una kasi ayaw niyang mag-on. So ngayon na-try ko siya, okay naman siya. Yan o. So pakita ko sa inyo kung paano ito siya sa charge. So ito yung kanyang wire na galing sa panel. So i-try natin kung mag-charge siya. Yan o. Yan, nagbiblink ang kanyang indicator na nag-charge siya. Pero lang ang nito, ang problema nito, yung kanyang duration sa paggamit kasi ang katagalan niya kung paano, ilang oras siya ginagamit. Pero ito siya, mga 3 hours lang, hindi na natin magagamit siya. Yan o, umiilaw siya. I-off natin. Yan. So paano ba natin ito ng paraan para matagal siyang malubat? So sa aking lagyan ko siya ng ibang battery, additionalan ko siya ng battery upang sa gayon man yung matagal siya na malulubat. Pero wala naman problema sa pag-charging. Yung kasi ang ang nagko-control nito yung IC nito dito. Yan.
So dyan niya nagpa-control. So ito siya, mayroon akong lumang ano battery dito. Yan o. So ito yung, kasi kung ganito kalaki ang gagamitin natin, hindi magkasya sa kanyang PC. So ito lang kanyang ano, lalagay natin. Yan. Siguro naman 600 milliampere yan. Yan o. So additional natin ito ng battery para naman siguro yung mag-extend naman siya ng kahit dalawang ano lang, dalawang oras or more than 2 hours. So mga 6 hours. So okay na siguro yan. Pero kung gusto nyo naman na hanggang umaga, so gawin siguro natin tatlong battery nito. Pero ang problema nito yun ay hindi makasya sa casing. So lagyan lang natin ito ng ganito, yung 600 lang na milliampere. Yan, dito natin ilagay. Tapos wala nang problema kasi iano na natin yan, ididikit o iano natin yan, lagyan natin ng glow or anong klaseng ano, pang dikit para maano naman ito, maayos. So ito yung ilagay natin kasi nung una kapag dito natin yan, yan o, mayroon ng mga nabitak na yan. So mahirapan tayo baka maano ito, mabitak tong salamin na to at hindi na natin mapinabangan. Pero dito naman kunting glow lang maano yan, ma balik natin yan sa kanyang retina. So ito na, itatry natin ito na ilagay yan, itong battery na to, kasi para naman ma-extend yung kanyang life duration sa paggamit. So ito na, ito na guys, maghihinang naman tayo. So itong kanyang pastid, so hinangin natin yan, lagyan natin ng wire at tapos dito yan. Yung mga kunting-kunting mga kalaman, pero mapakinabangan naman ito. Well, wag sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para naman kunting tulong lang, makatulong naman kayo sa atin at saka yung kayo naman ay tinutulungan naman na natin sa pag sa ganitong klaseng ano pagtuturo, yung sa do it yourself sa video through sa YouTube. Pero sana naman mag-subscribe kayo sa channel ko para naman makatulong kayo sa akin at ako naman yung makatulong sa inyo. Kung gusto nyong mayroon kayong mga request kung paano gagawin based lang sa electronic, pwede naman kayo mag-comment sa ibaba sa ating comments na ano portion sa ating YouTube channel para naman kung anong gusto nyong malaman about electronic. Pwede naman natin na gawin ng video para alam nyo na kung paano gagawin.
So ito siya guys, kanina. So itong yung white, yung negative, 'di ba? Yung gray naman yung positive. So para ma-check natin kung tamang ginagawa natin, kuha tayo ng digital tester para malaman natin kung saan ba dito yung positive at saka yung negative. So ito guys, mayroon naman tayong no dito, digital na pistol. Yan. So ititest natin kung saan ba dito yung, so ito yung red na probe. Yan. Lagay natin sa gray yung sa black naman dito sa white. So yun, no, mayroon siyang voltahe na 3.8 volts. So dito naman sa ating solar, hindi naman kayo mahirapan dito kasi nakalagay naman dito yung nakasulat dito yung B negative at saka yung B positive. So ito yung pang battery na negative, ito yung pang battery na positive. So dito natin i-connect yung ating bagong battery, dito yung negative tapos yung positive. At itat ihinang muna natin. To guys, yung mga tutorial na to. So hinang natin dito yung sa negative. Yan o. At saka yung gray natin yung positive.
Yan o. Sita-try natin yan. Lagyan natin ng ano dito. Yung kanyang ito, yung sa kanyang charging, kung magcha-charge ba yan. Ano, okay naman, nagcha-charge naman siya. So nilagyan lang natin yan ng extra na battery para naman yung kanyang lives sa paggamit natin, yung ma-extend naman yung oras sa paggamit. So sana mayroon kayong napulot sa kunting kalaman sa video na to. Sa mga baguhan lang dyan, pwede naman yung gawin kasi hindi naman kayo maano dito. Kasi mayroon namang mga sign dito na ano ba nakalagay dito, saan ba yun ang ano charging niya, saan ba yung galing sa kanyang panel, kasi nandito naman niya nakalagay dito sa kanyang schematic lang. At hindi naman ito klaseng video na sophisticated yung mahirap, kasi ito simpleng-simple lang sulat na yung ano yung kanyang circuit sa solar. Kahit na hindi kayo nag-aaral ng electronic, pero mayroon naman, pwede naman niyo gawin yan. Pwede niyo gawin na apat na battery o tatlong battery, depende sa kanyang kising, kung malaki ang kanyang kising. Salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko para sa next na video ay manotify kayo kapag mayroon tayong bagong video na in-upload. Salamat po.